الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa pun yang dapat disebutkan pada tayang yang menangi bakum di sialim bin Anufri Ilyas, and welcome to our Islamic question and answer. Ngayon, insyaAllah, tayo magtutup mo sa isa sa mga katanungan ng ating kapatid na ibinato sa atin at pinadala sa messenger. So sinabi niya, pero bago po yan, ay nais po natin manigaw no, ng ating bangong subscriber sa ating YouTube channel. So sinisigawan po natin si Papa Moon's World. Ayan, mashallah, tabarakallah. So shout out kay Papa Moon's World. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-subscribe at pagtiwala dito sa ating Facebook, sa ating YouTube. Hopefully, ay meron po kayo natutunan inshallah sa mga taala at awa ay kayo ay nasa mabuting kalusugan sa mga oras na ito. Yes, of course, mga kapatid, basahin natin ang katanungan na nagpadala sa ating mga kapatid. Ang sabi niya, salam po, may tanong po sana ako. Malibang sumagot ng salam sa malalaking pampublikong banyo hanggat wala sa mga stalls o habang tumutugon sa tawag ng kaligtasan. Ibig sabihin, habang nag-CR, habang umiihi o kaya dumudumi. Sorry sa mga kumakain dyan. Ang tanong niya, siguro, ilagay natin senaryo. So, halimbawa, usually dito sa Saudi Arabia, di ba lang kung taga saan ito ng tanong, pero dito kasi sa Saudi Arabia, lalo pa sa mga gasoline station o kaya sa mga masjid, may mga nakasegregate o nakaseparate na sabihin natin na building para sa palikuran o para sa mga, sabihin natin, makanang wudu. Lugar na doon, doon ang wudu. At doon sa lugar ng uduan, sa loob nito ay may mga syempre room, maliit na room para naman doon tumatay. Yun, andun yung mga stalls. So, ang tanong siguro dito, maaari bang bumati o sumagot ng salam habang nandun ka sa loob ng sa comfort room o habang sa loob ka ng banyo, kumbaga. Either ikaw ay nasa lugar ng pagpaguduan o doon mismo sa lugar na andun yung stalls. So, inshallah, subhanahu wa ta'ala, naman mabigyan din ng kasagutan yung bagay na ito, mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam. So, pagkatapos na purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga fuqaha, ang mga jurists, ang mga scholars ng fiqh ay napagkasunduan na makruh no, ang magbigay ng salam sa isang taong nagpapaginhawa sa kanyang sarili. Ang ibig sabihin, makruh ang ikaw ay babati ng salam na alam mo yung taong nandoon na babatihin mo ay tinatawag ng kaligtasan o gumagawa ng call of nature. Anong call of nature, mga kapatid? O umiihi o dumudumi o tumatay. Okay? So, makro, napagkasundo ng mga fukaha na ito yung makro. Yung sabihin ay yung makro sa panig ng bumabati. Kaya kapag ikaw ay bumabati at may balang bumati, dapat alamin mo yung tao na kung saan ba siya habang nasa loob ng CR na dumuduni o tumatay, babatihin mo, alam mo nasa loob. Pero pag ginawa mo yun, may makro, na hindi ka nakagawa ng haram, pero nga sabi natin, yung abhor, sabihin, ikaw ay nakagawa ng dislike or makro. Okay? So, at makro din para sa kanya na tumugon. So, makro doon sa bumabati, at kapag tumugon naman yung nasa loob, nito ay habang gumagawa nun, habang natatayo, dumudumi o kay umiihi, makro din sa kanya. Na kung saan sinalaysay, na sinabi ni Abu Jahan, no? Al-Ansari, radiyallahu anhu, sinabi na, akbala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min nahwi bi'ri jamalin, falakiyahu rajulun fasallama alayhi, falam yarudda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alayhi, hatta akbala al-jidar, فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. Sinabi niya, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagmula sa direksyon ng Bir Jamal. O isa sa mga lugar kumbaga, siguro sa Madina, at sinasalubong siya ng isang lalaki. So merong lalaki na hindi kilala na sumalubong sa kanya at bumati sa kanya ng salam. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Kaya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi tumugon sa pagbati. Doon sa pagbati ng lalaki na ito hanggang sa siya ay pumunta sa isang pagir no, at pinunasan ang kanyang mukha at ang mga kamay, which is nagtayamum siya. Okay? Pagkatapos ay tinugunan niya ang pagbati. Malinaw, tinugunan niya tinatawag ng pagbati. At of course, ang halit na ito, mga kapatid, ito ay known, ika nga, sa halit ng Al-Bukhari at sa Sahih Muslim.
At ito ay sinresay mula kay Ibn Umar, radiyallahu anhu, na may isang lalaki din na dumaan, kumbaga, na kung saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon ay kumihihi, no? Kumihihi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos dumaan ang lalaki na ito. At pagkatapos, binyati niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi niya binalik ang pagbati. Kasi hindi tinugunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pagbati. So yung mga bagay na may dalil na talagang makro. Nang ibig sabihin no, na hindi niya nagustuhan, kumbaga, na nasagutin yung kanyang pagbati. Halino? So, ibig sabihin, although wajib ang pagbati, alam natin, wajib ang pagtungkol sa pagbati, pero sa kalagayan na yun, hindi niya ginawa yun. Sa kadahilan nga, may dahilan. Ang dahilan ay siya'y umihihi o siya'y tinatawag ng kaligtasan. Okay? Ang hati niya, ito ay patagwahan sa sanin mo siya, mga kapatid. At ito rin yung sinalaysay mula kay Al-Muhajir, yung Kumfula. Kumfud. Okay, Al-Muhajir, yung Kumfud, rahimahallahu, radiyallahu anha, siya ay dumating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay umiihi, no? Ang sasalam umiihi siya tapos dumating ito si anong Al-Muhajir bin Kumfud, mga kapatid, at binati niya ito ng salam na ya assalamu alaikum ya rasulullah. Ngunit ang Propeta Muhammad sallallahu ay hindi tinugon ang pagbati hanggang sa siya ay nakapagudo. Hanggang siya makapagudo, pagkatapos siya ay humingi ng tawad sa kanya at nasabi na inni karihtu an adhkura Allah azza wa jalla illa ala taharatin. Sabihin, hindi ko nais na banggitin. Okay, hindi ko nais na banggitin ang alalahan ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na ako ay nasa kalagay ng tahara, kadalisayan. So ano dito yung paparama, naisingin dito yung pag-alahala sa Allah. Kasi yung walang mula, so, sabi mo, assalamu alaikum, ang sana may kabilang sa bahala ng Allah. Di ba? At ang paggaba at ang pagbigkas o pagbanggit sa mga pangalan mula sa mga pangalan ng Allah ay ito ay bahagi ng pag-alahala sa Allah. Eh sabi niya, hindi ko na isabanggitin o alalahanin ang Allah maliban ako ay nasa kalagayan ng kadalisay ng mga tahara. Of course, ang halip na ito, matatagpuan sa mga Nabi Dawud at kayo din sa sila ng mga magban na rahim Allah. Sahih ha. Kasi kaya masinabi ni Ibn Al-Humma Al-Hanafi rahimahullah, sabi niya, nagkakaisa silang napagkasunduan sa inyong mga kukahay, mga ulama, na ang dumudumi o ang umiihi ay hindi obligado, no, ay hindi bigal ng tugunan ng pagbati. Kasandal yung iyon, okay, sa inyong o pagkatapos. Ibig sabihin, hindi obligado, kumbaga, no? Kapag ginagawa niya ang call of nature, o kaya pagkatapos ang call of nature, hindi pa siya nakapagsagawa ng wudu dahil ang pagbati sa kanya ay haram. Ay sa pagbati sa kanya tinatawag na haram, hindi katulad ng nasa hamam, no, which is naliligo kung siya ay nakasuot ng pambalot sa tinatawag na baywa. Kasi siyempre, sa mga panahon noon kasi, iba yung paliguan doon sa tinatawag na, sabi ng lavatory, na just doon kaihit sa kadunumi. Ngayon kasi may mga, alam mo yun, may mga CR na nandun na lahat, nandun na yung banyo, nandun na yung tinatawag na sabihin natin na palikuran, lavatory, nandun na yung, nandun na lahat, di ba? Kaya naman, ako din sa iba mga sabi natin, mga, alam mo, ito yung haram. Ibig sabihin ng haram na, dito, sa kanila, na yung pagbati dito ng sabi natin yung haram ay bagay na ito ay hindi pwede. Okay? Na yun, which is, hindi naman na haram na sa talaga ng Sharia talaga, no? Which is, talagang pinagbawalan ko kaysa na kasi walang mga ng statement. Bakos ang ito ay ginawa ka sa lang, na hindi nagustuhan, nagpapatunay na ito ay mako. Okay? Kaya sila rin ng Nobel, ang mahalap, ang aming nakasamahan ay nagsabi, sabi yung kasama niya sa mga scholar ng Shafi'i, ay nagsabi na wika makro ang bumati sa kanya, ibig sabihin ay ang nagpapaginhawa sa kanyang sarili, makro na batihin mo yung gumagawa ng call of nature, at kung may bumati sa kanya, ay hindi ito narapat na sagutin. Okay? Dahil sa mga halitin na Ibn Umar at sa kanya Al-Muhajir bin Kumfud radiyallahu anhuma. Ang mga Malikiya, ang Shafi'iya, ang Hanabila, ay may pananaw na makro ang batiin ng salam ang taong tumatay. Okay? Makro. Itinuring din yon ng mga hanap yung bilang tinatawag ng makro. Sinabi ni Ibn Abidin, ang ibig sabihin niya ay kasama rin ang pag-ihi. Hindi lang pagkain, kundi pag-ihi. Sinabi niya na at tila ito ay namahulugan, ito ay haram. So para sa mga hanap niya, may mga ilan na which is ang feeling nila sa makro, dun ay haram mahto sa lang. Although, yung mga sabi kamingan ito na sa mga scholar ng hanap niya, kaya kagaya ng opinion ng Malikiya, Shafi'i at sa Hanabila na sila ay nagkasundo na ito ay makro. Hindi naman hahanto sa tinatawag na haram. Na kung kaya, ang sinasabi lang nila na haram, para lang sa ganun, hindi talaga gawin ng tao na. Yung pagbati at saka doon sa sinasabi natin doon sa umihi o kay dumudumi,
at saka yung pagtubo ng pagbati habang ginagawa nila ito. Bakit diyan, mga kapatid, kung isang tao ay pumasok sa isang pampublikong banyo at walang nakitang sinumang naguduo sa mga lababo, halimbawa, makro para sa kanya na magsabi ng salam sa mga nasa kwadra, na sa mga stalls, kung saan doon nagpapaginhawa ang mga tao. Doon mismo, dumudumi ang tao. Okay? Doon tumatay sa pag-iingit. Ngunit kung malaman niya, salaman niya na ang ilan sa kanila ay natapos na sa gawain ito, mga kapatid, at nagsimulang magsagawa ng hudo, kung maghugas ang kanilang mga kamay sa mga lugar na inihahanda para mabasa sa hudo, walang masama sa pagbati ng salam sa mga taong ito at dapat rin natugunan ang pagbati ng salam para sa kanila. Okay? So yun, mga kapatid, yun yung mga bagay na sabi nating kasagutan katanungan. So to summarize natin, mga kapatid, so ikaw na, halimbawa, ikaw brother na nakikita mo na may mga tao, babatiin mo siguro, pag may nakita kang mga tao nasa lababo, na which is yung lugar na naka-intended para sa hudo, pwede kang bumati. Okay, pwede kang bumati. Then sa mga nakarinig naman na pagbati sa'yo, dali sa kanila or more, ikaw nga ay sabihin na kailangan na ibalik yung pagbati, kaya istugunan yung pagbati. Pero kung alam mo naman na walang na ano, walang tao, tapos may nakasarado pa yung mga, nakalak pa yung mga CR, walang batiin niya nandun sa loob ng CR mismo. Wag, okay, yun sa mga stools, kumbaga. Okay, kapag binati mo yun, nakagawa ka ng mako, at kapag tinugunan yung pagbati mo, nandun sa loob, okay, ay nakagawa ng tanatawag na sabihin natin ng mako. Pero meron ako isang kwento pala. Kwento, meron isang pangyayari sa ating sa Baguio City, mga kapatid sa nung kami nagkaroon ng Baguio City, na malamarap siya eh. Siyempre, karamihan na may mga iba na judod, may mga senior at saka mayroong judod, which is new students at saka old students. Ito yung mga new students, siyempre, may mga ilan sa kanila na very eager sa pagsunod sa sunna at saka pag-declare sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi na maiwasan, kumbaga, di pa nila alam yung batas, so, mayroong isa sa mga isa sa kanila na pumasok ng CR. Pagkatapos, bumahin, no? Bumahin na sa alhamdulillah. Siguro dahil sanayan ba na kapag babahin sila, babahin siya, ay nakasabi siya ng alhamdulillah. Hindi niya antara sa kanya kung sabay nasa loob ng CR o hindi sa loob ng CR. Ang mahalaga siya ay bumahin ang sabi ng alhamdulillah. Yung nasa labas ng senior, sabi niya, wag mong banggitin ang pangalan ako sa loob mismo ng CR habang gumagawa ka ng kulog ng chore. Ay, sorry, ganun ba? Astagfirullah. Astagfirullah. Wag ganun. Hindi nga pwede. Wag mag-banggitin. Ay, sorry talaga yung challenge, hindi ko na ulitin. So, huwag na lang nasalit tayo sa inyo. Baka malandagan pa yung pagbanggit ng mga tiket. So, yung mga kapatisan ko ng palatayos na. No? So, okay na kailangan. Bagay na ito ay sabihin natin dapat malinaw sa atin ng mga bata. So, pag-init na magawa ng mali, kahit mako. Gina? And hopefully, you enjoy and meron kayo natutunan yung shout sumahan o tala sa ating video na ito. At nagkaroon kayo ng kalandagan, ang damdan na kaalaman yung shout sumahan o tala. Pero bago kayo magtapos, nais natin manigaw, sigawan natin si Papa Mo's World. Ayan po, maraming salamat sa iyo pag-subscribe sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, so please do subscribe and don't forget to hit the bell button para like and notify sa ating bagong content. At sa mga followers naman na hindi pa nakapag-follow sa ating Facebook page, so please yun, follow our Facebook page. Maraming salamat po rin naman yun. Jazakumullahu khair, wa akhbaru alhamdulillah, sabat alhamdi, asyadu ala ilaha ila an, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.